is from. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, magluluto po tayo ng beef stew. So, ang kailangan lang po natin is yung beef cubes or beef chunks. And then, lalagyan po natin siya ng salt and pepper and cornstarch. So, imamarinate lang po natin siya with that ingredients. Very simple and easy ingredients lang to guys. So, medyo ang katagalan lang nito yung pagluluto para mapalambot mo yung beef. So, yan. After nyan, guys, set aside na po natin and gigisahin na po natin muna yung ating beef after ma-marinate. So, na-marinate ko na yan siya mga 20 minutes, I think. And then, ilulutuin lang po natin siya para maging brown. Brownish yung both-sided niya. Ulit-ulitin lang po natin na gawin yung pagluto ng beef hanggang mag-brownish na yung mga both sided niya. And then, i-transfer na po natin siya sa ating malaking pot. Kung meron kayo yung pressure cooker, mas masaya, mas maganda. So, ayan, at pagkatapos kong lutuin siya at balibalik na rin para maging brown na yung lahat ng side niya, i-transfer ko na po siya sa malaking cooking pot. Yun dun sa malalim. Kasi lulutuin po natin siya for almost 3 hours in low fire. So, yan yung pinaka best, ang pinaka ano niya. Kailangan mong achieve mo yung beef stew na tinatawag para maging malambot siya. Isulutuin mo siya 3 hours in low fire. Actually, 6 hours makakailang sa akin is 3 hours is enough na. So, transfer lang po natin yung ating beef. Make sure lang na maging brown lahat ng side para at least magiging ano siya yung parang crunchy style. Tsaka hindi na siya masyadong madugo. Makaiwas ang dugo-dugo sa loob ng ating beef stew. And the next na po natin is yung ating carrots. So parang itutoasted lang na natin siya konti. So, ayan, feeling expert lang tayo sa pag-mix-mix-mix ng ganyan. And after nyan, guys, pag naging, parang naging fry-fry na both-sided niya or mga all-sided, i-transfer na po natin siya sa, ano, sa malaking pot natin. Pagsama-samahin natin yung ingredients natin. Actually, meron pa yan additional yung patatas. Kaya lang kasi hindi kumakain sila amo ng patatas. Kaya exempted na yung patatas dyan. Kaya carbs lang nilagay ko. And then after nyan, pagkaripat natin, next naman natin is yung ating mushroom. So, lutuin lang natin siya. Nagdagan natin ng konting oil o kaya kung meron kang butter, pwede rin naman. Much better if you have butter para mas creamy siya, mas masarap siya, mas malasa. So, lulutuin lang po natin and then transfer po natin siya sa ating big pot.
Nilagay ko na rin pala dyan guys yung onion. Actually, pwede mo naman siyang i-separate para mas maging crystallize pa yung ating onion. So, pinagsama-sama ko na lang dyan kasi not enough time na rin naman. Pero at ano, much better if isa-isahin mo siya lutuin. After nung onion, ilagay mo na siya dun sa big pot. So, isa-isahin mo na lang luto kung sinisipag ka naman. So, nilagyan ko na rin pala ng garlic yan guys. Kung napansin nyo, may garlic din siya. So yan, okay na siya. Crystallize ng ating onion and then luto na rin yung mushroom kaya transfer natin siya sa ating big pot. So meron pa tayong ingredients, additional is yung tomato. Lulutuin din natin siya ng half cook. And saka natin ililipat sa big pot. Ayan, nilagyan ko na po yan guys ng tomato paste. Ayan yung pinaka sauce niya. Tomato paste, Worcestershire sauce, salt, pepper, bay leaves, and some tomato ketchup. And then yung water niya guys, kailangan yung water niya is enough na matatabunan yung beef natin. Kasi mag-ano pa siya eh, kumbaga ma-dissolve yun. Ma-dissolve yung water, magiging ano na siya, magiging malapot. Pagka naluto na siya na matagal. So, yan yung mga kailangan natin pampalasa. Salt, pepper, bay leaves, tomato paste, tomato ketchup, water, and Worcestershire sauce. Kung wala ka namang Worcestershire sauce, pwede naman yung red wine, actually. And then, naglagay lang ako ng konting soy sauce pala dyan guys para pandagdag lasa lang din. Optional lang naman yung soy sauce kasi naglagay ka na ng salt and pepper. And then, lulutuin po natin siya ng low fire for 3 hours. Actually, kailangan mo siyang i-check every 30 minutes kasi baka masunog yung ilalim. So, every 30 minutes, kailangan mo siyang i-mix to make sure na hindi masusunog yung ilalim. At maluluto siya ng ano. Pero kung meron ka naman pressure cooker, kahit hayaan mo na siya, lutuin mo na siya for 1 hour. Okay na yun. So, ayan. Mix. And luto. So, yan lang guys. After mo nyan maluto ng 1 hour or 3 hours at magiging ano na siya, very saucy. So, ayan. Ayan lang guys. Thank you so much for watching.